Joining us now is Quezon Province Governor Danilo Suarez. Good morning, sir, and thank you for joining us. Hi, Christian. Long time no see. Kumusta ka na? Unfortunately, we're talking about a problem here, the Typhoon Rolly. Anyway, what's the situation in your province now? What's the extent of the damage, if any? Cloudy. The sky is cloudy, but we're starting to do the rehab program. Dapat kasi makita ng kalalawigan namin na gumagalaw na ang gobyerno dahil sa kung wala kasi nang makita ng mga taong gagawa ng rehab, baka lalo ma-demoralize ito. But we're on track. We have made communication with the national government. Pinasasummarize na lang ang bayan-bayan kung ano ang mga damages at saka kung ano ang magagawa na tulong. So, as of now, Christian, I have still 30 towns without electricity. Limas, First District, Patnanungan, Purillo, Pagbilao, Mauban, Lukban. Sa Second District, Sariaya, San Antonio, Dolores, Candelaria, part ng Lucena, na where I am now. Sa Third, San Andres, practically the whole of Third District. At sa Fourth District, yung in-interview mo ngayon, Atimonan, Plaridel, Labat, Perez, Gumaca, Lopez, Calawag, Pagkawayang, Ganyangan, wala pa rin kuryente. Now, when is power expected to be restored in those 30 towns? Dito sa Meralco controlled area, this will be quick. Baka mga before lunch, na-restore na ito. Pero dyan sa Quezon controlled area, itong nakikita mo mga wind na ito, this may take a while. Unang-una, matagal bago nila tayo ulit yung mga poste at pangalawa, yung pagpapatakbo ng electrical wire. Kasi may mga case kami na nagkakaroon kami ng mga electrocution pag hindi tama-tama yung pagre-restore ng mga electrical post saka yung mga napatid na kable. But baka mga within this day din, magkaroon kami ng partial electricity dito sa mga bayan na binanggit ko sa iyo, Christian. Oo. Pero kailan pa nawala ng kuryente? Yesterday? Kahapon pa. Dito sa Lucena, kahapon, ng hapon, yung gaya na sinambit ko, nung dumaan na si Rolly, palagay ko voluntary na talagang nagputol na pinutol na ng Meralco para ma-avoid yung damages kung magkaroon man ng electrocution yung iba nating mga kalalawigan. Doon sa mga controlled ng kooperatiba, a day and a half na nawala silang kuryente. Okay. How about casualties? Are there any reported deaths or injuries so far? That's paramount to me, Christian, human life. Wala. As of now, we don't have any. Okay. Now, how about communication lines? Were they affected also? Internet connection? Cellphone has been doing well. Wala kaming down na towers. All this time, nakakausap ko ang lahat na mayors ko, Christian. Dito sa 41 municipalities ko, kahit yung island municipalities, nakakausap ko. Okay, how about roads? Are there roads that are not accessible so far? All roads of the province, national road, are all passable, Christian. Okay. Yung lugar na nagkaroon kami ng baha dito sa Lopez, Calawag, nagkaroon ng tubig ngayon pero manageable, hindi masyadong malalim. Mm. How many evacuees were there? How many were evacuated in preparation for Typhoon Rolly? Forced evacuation kasi. Pinilit namin na talagang umalis sila doon sa mga lowland area at sa coastal municipality. Aabutin kami ng mga 25,000 families. So you're talking about maybe more than 100,000 individual. Okay. Saan sila nag-stay ngayon? Meron kaming evacuation center. Karamihan, nakiusap kami sa DepEd na kung pwede magamit yung kanilang mga school rooms. These are for the Typhoon evacuees kasi meron kaming mga quarantine area for the COVID. Delikado magkalo yung dalawa. Kaya dito sa mga munisipyo, we make sure that yung separation is enforced.
So, but so far, yung evacuation center namin for the typhoon victim, palagay ko before lunch, pwede na namin pauwiin ito. Lahat, no? All 25,000 families may return to their homes by lunchtime? Ay, baka after lunch, kasi meron kaming packlogs na prepare doon, baka after lunch, they can go home na. Okay. Now, of course, this was meant to, in preparation for the possible onslaught of a typhoon. But you have the other existing problem, which is COVID-19. How exactly did you make sure that the proper health protocols were observed in those evacuation centers? You're talking of 25,000 families. Just to add up to that, Christian, pinuntahan ako ng WHO, World Health, at they are alarmed. Although kami ang pinakamababa sa Region 4 in terms of infection and mortality, but there is an unusual spike dito sa Quezon ngayon. Ang bilis ng infection as compared to our neighboring provinces. That's precisely the reason why I have a meeting with the mayors together. Kasama na rin na pag-uusapan namin itong WHO observation at saka itong aming rehab program ng Typhoon Rolly. But when you say unusual spike, what are the figures that you're referring to? Gano'ng karami? At gano'ng kabilis? Dito sa... ang total namin na confirmed ay 3,759. Mortality namin is 108. 2,718 ang recovered. At right now, we have 933 active cases. Pero dito sa huling report ng WHO, nag-spike dito sa Lucena at Tayabas. Ito lang naman dalawang lugar. Pero unusual yung taas ng COVID infection. Okay. Quezon Governor Danilo Suarez, thank you for joining us, sir. Christian, maraming salamat.